hindi niyo ang Panginoon na kilain ang kanyang halal. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, na sa Webis tayo ng 26 na linggo ng pangrewang panahon ng palawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman ay nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming pro Facebook Live, YouTube, X, TikTok, at iba, Instagram at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapipaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga aming na mahal ko mga kapatid, si Job sa kabila ng kanyang paghihirap ay natiling matapat sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, ang ating Panginoong Hesus ay humirang ng 70 na mga disipulo upang mauna at magpahayag sa mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Gaya ni Job na natiling matapat sa Diyos, naging matapat din ang mga disipulo ng ating Panginoon at tayo tinatawagan din naging matapat sa ating buhay at sa ating pananalig sa ating Panginoong Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo dahil sa ating kahinaan, karupukan at kasalanan ay napalayo sa Panginoon, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo magkapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakamadakilang magawa ay magpatawad. At iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kanang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkagamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkalob mo sa kalangitan, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sinabi ni Job, "Aking mga kaibigan, ako'y inyong kahabagan, at sa galit nitong Diyos, ako'y kanyang ibinuwal. Bakit ako inuusig? Waring kayo itong Diyos. Di ba kayo magsasawang pahirapan akong lubos? Sana ang sinabi ko'y maitalat maisulat at ito ay magawang isang buong aklat at sa bato'y maiukit itong mga salita ko upang sa habang panahoy
mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata at di ng sinumang iba. Ang puso ko'y nananabik, namamasdan ko na siya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin, tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Makikita ng may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Diyos ay mag-ari na, paligdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Pumayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, sopot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin niyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi,
hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang magagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang iahain sa inyo. Paggalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan ito at sasabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipagpagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng pahukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa wibis tayo ng 26 na linggo sa kanamang panahon ng panglawang taon ng ating pagdiriwang at ang atin pong paksa o tema ay ang pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, ang pagpapahayag ng paghahari ng Diyos ay mula sa Aklat ni Job, Kapitulo 19:21 hanggang 27 na kung saan pinahirapan si Job dahil sinubok siya ni Satanas pero natili siyang matapat sa Diyos kaya gusto niyang iukit sa bato ang kabutihan ng Diyos sa kanya dahil magpahayag siya sa pananalig at panampalatayang matapat siya sa Diyos. Kaya sa ating Salmo 26, sinasabi na makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang kapag tayo ay maging matapat sa Diyos sapagkat dinidinig niya ang ating mga panalangin at kung tayo nananalig sa kanya, masaksihan natin ang kabutihang igawad ng Diyos. Kaya balikan nga natin si Job. Sabi ni Job, maagnas man ang kanyang katawan, siya'y nanalig na mabuhay muli dahil sa kabutihang loob ng Diyos. At itong paghahari ng Diyos na kung saan nagpahayag na kabutihang loob ng Diyos, ay nagpahayag din ng kapayapaan at ang pagpapahayag ng kalinga, ng habag at ng awa ng Diyos. Ito pong ating napakinggan sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10:1-12, na kung saan hinirang ng ating Panginoong Hesus ang 72 upang sila'y manguna sa Kanya at ipahayag ang paghahari ng Diyos at pangalawa na pagalingin nila ang may sakit. Kaya sa salitang Hebreo, ang pagpapahayag ay yakris. At sa salitang koinokonagrigo, sapagkat ang ating Ebanghelyo, original na kasulat sa koinokonagrigo, ay prokeriso, na nasali naman ito sa Latin na proclamare para sa atin pagpapahayag. Itong 72 ay ipinadala ng ating Panginoon na sila'y magpapahayag ng paghahari ng Diyos. Una, kailangan na sila ay
magkaroon ng pag-ingat sapagkat pinadala sila na waring mga tupa sa gitna ng mga asong gubat o mga lubo. Pangalawa, na sila ay magkaroon ng payak na pamumuhay. Huwag po silang magdala ng kung ano man sapagkat makikain sila kung saan man sila nakatira. Pangatlo, na sila ay magdala ng mensahe ng kapayapaan at kung hindi matanggap, ipagpag nila ang alikabok ng kanilang paa upang ang mga tao na hindi tumatanggap ng kapayapaan ay parusahan at higit pa sa parusa na ginawa ng Diyos sa Sodoma. Ito yung tatlong mga bagay na dapat tinitingnan kung paano nagproklama ang 72 na apostol na tayo rin ngayon ay may misyon o panibagong misyon na ating iproklama o sa salitang Hebreo, Yakris. At ang Yakris, pagproklama, hindi na iguhit sa bato. Hindi na na tayo'y pinapadala ng dalawa-dalawa gaya ng mga disipulo. Tayo ay gagamit na ng mga paraan sa panibagong panahon. At ang mga paraan sa panibagong panahon ay marami. Kasama na dito ang bagong teknolohiya. Mayroon na po tayong mga internet, mayroon na po tayong mga social media, at dito natin ipagpatuloy ang pagproklama, ang pagpapahayag ng una sa lahat, ng ang pagdakilang pag-ibig ng Diyos sa atin na Kanyang inialay ang Kanyang anak, ating pong Hesus Nazareno, na tayo'y iligtas, hindi sa madali na paraan, sa napakahirap na paraan na namatay siya sa krus. Hindi tayo karapat-dapat sa ganyang napakalaking sakripisyo, pero dahil mas matimbang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya po nangyari ang napakasakit na paraan sa pagligtas sa atin. At pangalawa, na tayo sa ating pagproklama sa paghahari ng Diyos, atin pong kilalanin kung sino yung pinuproklama natin at walang iba kundi ang ating poong Hesus Nazareno. Paano naman tayo magproklama o magpapahayag kung hindi natin kilala na personal ang ating dinadala? Baka ang dalhin natin mga libro lang o dili kaya mga mensahe lang, hindi ang tunay na karanasan natin sa ating pakipagtagpo kay Kristo, sa ating pakipagkaisa sa Kanya, sa ating tunay na pagmamahal sa Kanya bilang isang kaibigan, hindi lang na siya ay ating tagapagligtas, isang matalik na kaibigan sa ating buhay. At pangalawa, kailangan nating tingnan ang paghahari ng Diyos ay hindi po isang ideya na nakalutang sa hangin. Ang paghahari ng Diyos ay konkreto na dapat mangyari sa bawat tahanan, opisina, pagawaan, saan man tayo pupunta, at mangyari ang paghahari ng Diyos kapag tayo ay nagpahayag una sa lahat na mayroong makatarungan na paraan, mayroong pagmamahalan sa loob ng tahanan, mayroong kapayapaan sa lahat ng ating tinutunguhan o saan man tayo gumagawa, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay paghahari ng pag-ibig, paghahari ng kapayapaan, at pagpapahayag ng awa at habag ng Diyos. Pangatlo, dapat rin nating tingnan, gaano man kalaki ang ating nagawa na kasalanan, mapapatawad pa rin tayo ng Diyos, sapagkat binayaran na ng Panginoong Nazareno sa kanyang kamatayan sa krus, na tayo ay maligtas sa ating kasalanan. Hindi man tayo karapat-dapat, binayaran tayo upang tayo'y magsisisi, mangumpisal at magbalik loob sa Diyos upang mamuhay na tumatalima sa kanyang kalooban. Ito ang pagdama ng grasya. Ito ang pagdama ng biyaya ng Diyos na kung tayo'y nagbalik loob, kung tayo'y nagkaroon ng pananalig na matibay sa Kanya, kung tayo'y nagkaroon ng masigla at marubdob
na panampalataya sa Kanya. Siya na ating Panginoon ay damang-dama natin sa panahon ng Misa. Kaya kapag ka sa panahon itong liturhiya ng salita, napakinggan ninyo ang Kanyang mensahe at talagang damang-dama at nakaantig sa inyong puso. At sa panahon na tanggapin ninyo sa panahon ng komunyon, sasabihin ng pari at ng lay minister, katawan ni Kristo, damang-dama ninyo na katawan nga ni Kristo sapagkat nananalig kayong tunay sa Kanya. Yun ang ating pagtanggap sa pagpapahayag ng Diyos sa ating buhay. Hindi kung anumang mga debosyon, ang tunay na pananalig sa Diyos, ang tunay na pagmamahal sa Kanya na napahayag din sa ating pagmamahal sa ating kapwa-tao ay siyang umiiral kapag tayo'y na sentro sa ating Panginoon at siya ang pumapanginoon sa ating puso. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, dapat din mahalin natin siya sapagkat ito ang ating pagpapahayag ng ating pananalig sa Kanya. Naway, manatili tayong matibay sa ating pananalig at masigla sa ating pag-ibig sa Diyos at tayo'y nagmamahal sa ating kapwa-tao gaya ng pagmamahal sa ating sarili upang ang tunay na kapayapaan, ang ating pagkakaisa at ang ating paging matibay na hinirang ng bayan ng Diyos ay damang-dama sa bawat puso ng tao. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. May namahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo at atin pong itutugon, basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng Kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bokasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway, biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway, makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal ng sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamagitan ng halimbawa na aming ipinapakita sa aming buhay. Tingnan namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling
sa kabutihan mo. Ngunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagkapalang sa amin umaagos. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo inyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapanginoon, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kanong loob ang tayong nilikha mo't pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-ilaw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa namang helsi siya awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritong banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng kalahina oto, sa turo ni Jesus na payin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilasalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o lang lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawad mo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at pangulan. Panginoon Diyos nating lahat. Ikmanin niyo at masdan ang kabutihan na
Panginoon, mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at ang ulan, Panginoon Diyos nating lahat. Simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kahulugan ng aming nilalakan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno. Kayo nga narito, kay may naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, lalo na mga nagbigay ng tulong kanina sa ating I Thursday. Naway, ang Diyos ay magpapala sa inyo lagi. Salamat sa lahat ng na mga naglilingkod, pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng managlilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Pagpapahayag ay isang misyon nating lahat. Kailangan tayong magpapahayag sa Ebanghelyo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsabuhay natin, pagsapraktika o sa konkreto na buhay
na namuhay tayo ng tunay na Kristiyano sapagkat may kabiitan, may kabutihang loob, may kapayapaan at may pagmamahalan. Naway ito ating magawa upang makikita sa ating kapwa na tayo ay Kristiyano at nagpapahayag sa Kanyang Ebanghelyo. Ngayon po ang pagbasbas, mangyari po lamang ito sa bagya, mga ibagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inaig mo sa cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilinginan ka na nagsusumamo sa imakamta na wanila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan rin po ninyo ang mga dalalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pamagitan ng binisyon nito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ay naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating pong... Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, ang krus mong pinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalangal ka namin. Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal